Ito, nililinaw ko lang sa lahat ng mga manonood natin, sa lahat po ng mga nanonood sa atin dito. Yung sinabi, binlog ko po nung nakaraan, mga kababayan, na sinabi kong si Maharlika o tong si Maharlika na gumagawa ng vlog ay takot umuwi ng Pilipinas. Alam niyo po ba, mga kababayan ko, sa sobrang kawalan ng topic nitong matanda, pati ba naman yung sinabi ko na takot siya umuwi ng Pilipinas, kinontent na po? Opo, ito, nakakatawa siya. Alam niyo po kung bakit, kung nasasabi to, dapat talaga hindi ako magsasalita patungkol dito. Pero ako, siya, napilitan na ako, siyempre, kawawa naman. Pagbigyan natin, kawawa naman tong tao na to. Baka sabihin, gumagawa ng eksena to ngayon sa social media, hindi natin binibigyan ng pansin. Ito, Maharlika, pinansin na kita. Pinapansin na kita. Ayan, pinansin na kita kasi gusto ko lang liwanagin. Unang-una sa lahat, huwag po kayong gagawa ng maling impormasyon. Ang sabi ko po doon sa aking vlog ay hindi po kayo makauwi. Takot po kayo umuwi. Ayan po, sinabi ko ha. Liliwanag ko lang. Takot po kayo umuwi. Wala po akong sinabi sa vlog ko na itutumba po kayo. Wala po akong sinabi na itutumba po kayo. Ang sabi ko lang po sa vlog ko, maliwanag pa sa sikat ng araw, hindi po kayo makauwi. Magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Gumagawa po kayo ng parang andating po kasi nito, madam. Madam, parang andating nito sa atin ngayon, nagpapaawa kayo sa mga Pilipino. Oh, hindi po ba ang estilo nyo po ay magpaawa sa mga Pinoy sa ibang bansa? Eto lang ha. Eto lang mga kababayan ko. Nung nag-vlog ako nung nakaraan, sabi ko yun, niliwanag ko talaga. Ang sabi ko po doon, hindi makauwi. Takot makauwi. Magkaiba po ang ipatutumba. Magkaiba po yun. Magkaiba po, kahit saan po kayong tumingin na diksyonary, magkaiba pong salita ang hindi makauwi, takot umuwi, at ipatutumba. Kahit sa spelling, magkaiba po yun. Wag po tayong anga-anga dito. Wala po pong sinasabi na chuchugiin po kayo. Parang ang dating ata, nagpaawa kayo sa mga Pilipino ngayon. Now, mga kababayan, alam nyo po ba ang naging resulta ng pagpapaawa niya sa mga Pilipino? Alam nyo po ba ang naging resulta? Para malaman nyo po, alam nyo po yung ano, naging resulta. Sinugod po ako ng mga supporter nitong matandang hitad sa social media, nagsipag-comment. At ang pinapakalat po nito, ako daw po ay bayaran. Ako daw po ay binabayaran ni Bongbong. Ako daw po ay pinabayaran ng mga Marcos. Asan ang pruweba? Asan ang resibo? Magpuro salita. Dahil kung merong may resibo, yung mga bata mo may patunay. Meron distigo. Yusek pa yung distigo. Ayan. Sino ngayon? Ang tunang totoong bayaran. Kasi sinasabi nyo, mga bayaran kami, mga vlogger dito. Sige nga, kung may totoong bayaran, kumuda ka. Kasi the last time, nasabi mo, di ba, may mga vlogger na nabayaran, kilala mo, di pangalanan mo, mag-name-drop ka. Takot na takot kang magsalita, takot ka dito. Hindi makauwi nga sa Pilipinas, hindi ka makauwi. Siguro makakauwi pa to pagtapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin pag uwi ni Sara, pag nakaupo si Sara. Iyak na nga Uwi na! Hamunin niyo umuwi ng Pilipinas! Wala namang mangyayari sa kanya dito pag umuwi siya ng Pilipinas Natatakot ka masyado. Wala naman sinasabi doon na itutumba ka. Diba? Wala naman sinasabi doon na itutumba ka. Never mo narinig sa vlog ko na itutumba ka. Never mo na narinig yon. Ang words doon, takot kang umuwi ng Pilipinas dahil sa pinaggagawa mo. Tama ba? Takot ka umuwi sa Pilipinas. Ngayon, threaten ka, takot ka na umuwi ng Pilipinas dahil sa mga binabanatan mo. Tapos ngayon, isisisi mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Isisisi mo sa mga vlogger.
Sasabihin mo na binablog ka na hindi ka makauwi ng Pilipinas. Eh, totoo naman, takot ka umuwi ng Pilipinas eh. Sabi na ng kaibigan mo eh. Takot ka umuwi ng Pilipinas ngayon. Bakit hindi ka makauwi ng Pilipinas? Bakit hindi mo mapunti ka makauwi dito? Hindi ka makapunta sa ano mo? Tapos ha, hamunin mo. Ito ha, sinabi niya yan sa vlog niya kanina. Sinabi niya yan sa vlog niya. Pinagmalaki niya pa na ano. Yan ba yung gusto niyong leader? Kasi ang point niya doon, mga kababayan, is two-way. It's either ako at si Pangulong Bongbong Marcos na pag may sinuportahan daw yung leader. Ayan ha. Ito na yun ha. Tapatan tayo ha. Ako yung pinupunto niya eh. Pag may sinuportahan daw akong leader, eh close-minded na daw po yung mga nasasakupan ko. No! Bakit po? Unang-una sa lahat, madam, Antugon, compose yan ng may DDS, compose yan ng pro-Marcos, compose yan ng pro-government, compose yan ng mga loyalista. Halo-halo po yan sa paniniwala. Basta kung ano may kabubuti at hindi po kami nababayaran. Now, kami po ba nababayaran dito? Tanungin ko po kayo, yung aming grupo ba, mga kababayan ko na Tugon, eh kami po ba ay bayaran? Yun po pinalalabas niya. Tapos pinupunto niya po, yung isang leader daw po, na pag may sinuportahan daw po, ay yun na lang daw susuportahan ng mga miyembro. Aba, teka. Hindi po natayo yung Tugon para sabihan nyo po ng ganyan. Eh number one po mga kapatid, ha? Number one po ha, number one na number one sa amin ito. Nagkaisa kami na kahit iba't iba ang aming adhikain, iba't iba ang aming pinaniniwalaan, iba't iba ang gusto naming mangyari, iba't iba ang aming mga dating pinagmulan na grupo, ay nagkaisa kami lahat sa Tugon para suportahan ang mga Marcos. Magkaiba po yun. Magkaiba ba yun po ang sinasabi nyo? Ngayon po ba, ako po ba nagdidikta sa grupo namin? Number one, hindi. Hindi ko sila kailangan diktahan. Suportahan nyo ang gusto nyo suportahan, pero nagkakaisa kami sa mga Marcos. Mm. That's it. Kasi noon pa man ako, I was 2016. Nakasuporta ako kay Senator Aimee, nakasuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Senator Aimee. Oh, senatora ni Senator Aimee, tumakbo siya. Suporta ako. Marcos eh. 'Di ba? Tapos now, mga kababayan ko, pinapakalat niya pa po na ako daw po, pinasusunod ko daw po, ganito daw po bang leader ang maganda? Eh, yung leader na inilagay mo sa amin sa dati naming grupo, napakinabangan ba? Inabuso pa nga kami. Information pa nga lang, inabuso na kami. Sa inyo po ba? Kung tutusin pa nga po, di pa ako nagbubuhat ng aking bangko, mas malayo na po narating ng grupo ngayon kaysa sa noon. Bakit? Nagkakaisa kami sa decision making eh. Hindi po apat na tao nagdi-decision eh. Di ba? Tapos sasabihin mo sa amin na ganyan ba? Tapos sabihin pa daw si Pangulong Bongbong Marcos, yung mga Alipores niya daw, ayus-ayusin daw. Meron naman daw siyang gloves dyan, one-on-one daw. Oh, game ako! Game ako! Gusto mo dito, debate tayo? Debate tayo! Gusto mo mag-debate tayo? Ako tutulig sa ingita kasi may mali ka. Pag walang tumutulig sa sayo, okay lang. Pero nakakatawa yung mga ginagawa mo. Di ba? Eh kung tutulig sa imo kami, tutulig sa imo yung mga kababayan natin, sasabihin mo na magpapaawa ka ng ganyan. Eh pangit naman yun. Di ba? One on one. Eh kung daanin natin sa debate dito, patunayan mo yung sinasabi mo, lalapagan kita ng resibo. Oh, deal? Hindi yung maghahamong ka ng ganyan, sasabihin mo pa na Alipores kami ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya ka naman! Hindi kami Alipores ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Hindi kami bataan ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Taga-suporta niya kami dito. Ako, aminado ako doon. Hindi ko kailangan itago kulay ko. Pula talaga ako. At berde.
Eh, hindi ko kailangan itago kulay ko. Tapos sabi niya pa doon, susuportahan niyo ba 'yung mga leader na GAGO ang mga tao? Na GGG ang mga tao? Susuportahan niyo ba daw 'yung mga leader na katulad daw ba namin ni Pangulong Bongbong Marcos na GGG daw ang mga tao? Alam mo 'yung GG, GAGO. 'Yung mga tao daw. 'Yun ang sinasabi niya. Kailan namin niloko ang Pilipino, ang tao? Eh kung anong ilabas ng Pangulong Bongbong Marcos, 'yun ang nilalabas namin. Kung anong sinabi ng pangulo, 'yun ang nilalabas namin. Masama bang sumuporta? Masama bang magsalita para sa ating mga kababayan? Of course hindi. 'Di ba? Tanungin ko kayo. 'Di ba? Oh. Bakit kailangan na sabihin mo sa social media na si Pangulong Bongbong Marcos ay GAGO ang mga tao? Malabong mangyari yun. Why? Ginagawa ng Pangulo. Eh, kahit nga ang Pangulong Bongbong Marcos, minura nito kanina. Ayan ba yung maituturing nyo na iniidolo ng mga OFW? Kayo-kayo mga nag-message sa akin. Kayo-kayo mga nag-comment sa akin sa chat box. Kayo-kayo mga nag-comment sa akin, nag-message sa akin. Alam nyo ang totoo. Bakit nagbubulag-bulagan kayo? Alam mo, yung mga OFW na yun, mga Pilipino sa ibang bansa na yun, yun yung mga taong hindi marunong lumingon sa sariling pinanggalingan. Hindi yun nakatapak lang sa ibang bansa, ay akala mo na mataas na ang tingin sa sarili. At kung pagsabihan ng Pangulo, ipaliwanag ko pa daw yung mga ginawa ng Pangulo, ba't daw tumataas yung ganito, ba't daw tumataas yung mga bilihin. Ba't ko kailangan, mga kababayan ko, na ipaliwanag pa sa isang tao yun, di manood ka ng vlog. Andyan naman yung mga video eh. And explain ko kung ba't tumaas. Anong meron? Ba't tumaas ang sibuyas? Biruin nyo ha, nakakaawa po yung OFW yung nakausap ko kanina. Siguro mahigit 10 sila. Mahigit 10. Nag-reply kanina. Nakahawa ako eh. Alam mo to ha, binubulag nyo yung mga kababayan natin na hindi alam yung totoo nangyayari sa bansa dito sa Pilipinas. Ang sabi nila, ba't pinapabayaan daw ni Bongbong? Sumbong ato ha. Lyrical to at totoo to. Yung mismong tao, ang sabi niya, ito daw po si Matandang Hitad. Sinasabi daw po, nakasalanan daw ni Bongbong Marcos ang pagtaas ng sibuyas. Grabe. Lahat sisi sa gobyerno. Lahat po na sa gobyerno. Walang perpektong gobyerno para sa lahat. Walang perpektong gobyerno. Ah, bakit ang US ba, perfect ang government? Ang China ba, perfect ba ang government? Pilipinas. No, there's no perfect government. Kung ang tao nga, hindi nga perpekto eh. Eh baka si Maharlika, alam niya. Baka perpekto siya. Diba? Ang hilig ng mga tao na to, na pumuna ng pagkakamali ng ibang tao, pero sarili nila, hindi nila napupuna. Mawalang galang, inuulit ko po ha. Inuulit ko po. Hindi dapat talaga ako magla-live pero napa-livestream po ako dahil po doon sa sinabi niya. Wala po akong sinabing itutumba ka. Ang sinabi ko po dito is takot kang umuwi ng Pilipinas at hindi ipatutumba. I challenge you. Kung magaling ka talaga, magdebate tayong dalawa. Sige, lalabanan kita. Hindi ako natatakot kasi may mga mali kang sinabi na alam kong tama. Pero para sa akin, eh sisiguraduhin ko sa harapan ng maraming Pilipino, ipapahiya kita. Yan ang sasabihin ko sa'yo. Sa harapan ng maraming Pilipino, yung mga sinasabi mo sa gobyerno, binabanat mo, ipapahiya kita. Yan ang maanghang nasasabihin ko sa'yo. Ako na nagsasabi, para manahimik ka,
One-on-one ang gusto mo, naghahamon ka, sige, G ako dyan, papatulang kita. Magdebate tayo online. Magdebate tayo online, sige. Ang hamunin mo ako, baka magkalabasan tayo ng resibo. Diyos ko. Hindi na maganda eh. Alam mo, na-alarma ako dun sa mga tao. Na-alarma ako dun sa mga tao na naloloko nito. Bakit? Tingnan mo, marami pala talagang OFW na nagagalit sa Pangulo sa ginagawa niya. Kasi more than 10 yung mga nagreklamo na pare-parehas ang concern pagkatapos manood ng live stream niya. Salamat po Ate Mabel Bilina. Thank you very much po. Thank you po sa pagsend ng stars. Maraming salamat po. Oh, challenge kita. Sige, tapusin natin to. Total naman, po ang punto mo sa mga leader eh. Ang punto mo kanina, ako na eh. Hindi kita uurungan. I challenge you, magdebate tayo. Pero sisiguraduhin ko, ipapahiya kita dito. Sa social media ka nagsasalita, sa social media tayo mag-usap. Ayoko na mga bata mo, ikaw ang gusto ko. Yan. Pero ayoko ng kalindog mo. Susok ako. Koy, yung Sobra na. Thank you po, Ma'am Rennie Valencia. Maraming salamat po sa sending 50 stars. Diba? Ako ha, hindi naman ako nang lalait. Pero, my God, ang dami na nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na magaganda sa Pilipinas. Hindi lang niya nakikita. Kasi paano niya makikita? Nagbubulag-bulagan siya eh. Kaya nga, challenge ko sa kanya, ako, parating nyo sa kanya to, challenge ko sa kanya, magdebate kaming dalawa dito sa social media. I'll make sure na ipapahiya ko siya dito. Total naman, pinahihiya mo sila eh. Halika. Deal ako. Total naman, sinasagot mo yung mga, pinapanood mo naman pala yung vlog ko eh. Sinabi ko lang na di ka makauwi. Natakot ka na? Sinabi ko lang na ano? Tapos, ganyan ba yung dapat na mga leader daw? Pupuntoy mo pa ako? Unang-una, hindi ako bataan ni Pangulong Bongbong Marcos. Taga-suporta niya ako. Magkaiba ang bataan. Ang bataan yung sunod-sunuran. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ako inuutusan. Hindi ako inuutusan ng Pangulo. At never ako na tinuruan o diniktahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kusa akong ginagawa yung mga nakikita ko. Kusa akong binablog yung mga dapat na malaman ng Pilipino kasi yun ang kulang. Oo, may katuwang tayong mga media but suddenly hindi lahat. Hindi lahat na ibabalita nila. Yung muntik nga lang malagay sa peligro buhay ng Pangulo, binalita ba ng mga media yun? Hindi. Tatlong beses nag-attempt na mag-landing sa Ginoog yung aeroplano ng Pangulo. Ako ay ito ha. Unang-una sa lahat. Ako na po nagsasabi sa inyo. Matapos na itong mga patutsada mo sa Pangulo. Matapos na itong mga banat mo sa ating gobyerno. Debate tayo online. Total naman, magaling ka. Marami kang alam na pinupukol eh. Diba? Debate tayo. Deal ako sa'yo. Gusto mo, one-on-one. Gusto mo sabi mo, mayroon kang ano, diba? Mayroon kang gloves. Pagsasabi pa niyo, Mr. President, pagsabihan mo yung mga alipores mo. Hindi ka na nahiya. Alipores, paano ka naging alipores ni Pangulong Bongbong Marcos? Magkaiba ang alipores sa taga-suporta. Kasi ikaw, yung mga bata mo, yun mismo alipores mo. Kasi yun, kung hindi magkakapera yung ngayon, kung hindi nakatanghod sa'yo. Kami, nagkakapera kami dito, kumikita kami sa sarili namin diskarte. Nang hindi kami nanlalamang ng ibang tao. Yung mga bata mo na alipores mo, na nakatanghod sa'yo, kung na nakaasa sa'yo, kung anong gagawin mo, yun! Yun yung mga nakaasa, nakadikit sa puwet mo.
Di ba? Grabe, good evening po Nanay Lori Chen. Late na ako, kailang nay. Hindi ko kailangan na dumikit pa sa Pangulo. Halikan yung puwet ng Pangulo para magkapera ako. Yung mga bata mo na nakadikit sa'yo, kailangan nila dumikit sa'yo para magkaroon ng ganito. Di ba? Tapos sasabihin niyo na kailangan ng ano? Kailangan yun ang hindi ko na gusto sinabi niya eh. Yung mga bata mo eh. Kailan ako naging bata ni Pangulo? Minsan hindi ako diniktahan niyan mga yan. Diyos ko. Mga bata mo, balita ako, nakatanggap na 300,000 sa GCash. Na problema kasi nag-exceeded. Tapos question pa. Yung ba hindi na ang rason daw nung ano nakatanggap ng 300,000 na mali daw ng sen? Ay nako. 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 O sige, ganito. Ito topic. Ibigay sa iyo. Tanungin kita, loyalista ka ba talaga? Ah. Kasi ito ha, ito unang banat ko sa kanya to this year. Tanungin niyo po si Maharlika kung loyalista po ba talaga 'yan. Ako po hindi po ako loyalista. Pro Marcos, pro government po ako. Tanungin niyo po 'yang tao na 'yan kung loyalista talaga 'yan. Sige po, magkaalaman tayo. Sa lahat ng mga Marcos loyalista na loko nito na nagme-message sa akin na si Maharlika daw po ay totoong loyalista, na sinasabi nila, ako na po magsasabi sa inyo, kaya ko pong patunayan na hindi po totoong loyalista 'yan. Dahil kung Marcos loyalist talaga 'yan, alam niyo po ugali nun. I give you the topic. I'm cool down ako ka BBM. It's okay. Cool down ako. Pangalawa, sagutin mo yung sinasabi ni Doc Yumul. Ako na magbigay ha. Sagutin mo yung sinasabi ni Doc Yumul. Ikaw ba yung vlogger na tinutukoy ni Doc Yumul na nangolekta ng pera na hindi daw binigay kay Doc Yumul? My God! Sabi ko sa inyo eh. Kung loyal ito ha. Sabi, ito nga unang tanong ko sa kanya. Umpisahan natin doon. Debate tayo, total naman. Sabi mo, in the beginning, umpakilala mo sa mga tao sa social media na sinuportahan ka ng ilan dahil you are a Marcos loyalist. Now, my question, you, totoo ba na Marcos loyalist ka? Yun ang tanong ko. Simple lang, wala nang iba. Yes or no, tapos pag ipaliwanag mo, then papaliwanag ko kung bakit hindi ka loyalista. Ako, di ako loyalista. Pro Marcos lang ako. Pro government ako. Magkaiba ang loyalista sa pro government, ha? Ngayon, magkakaalaman tayo. Total naman, gusto mo ng one-on-one, di ba? Nagsalita ka sa livestream mo, papatulang kita dyan. Game ako dyan. Sa social media, one-on-one dito. Magdebate tayo, pag-usapan natin, unang-unang topic, loyalista ka ba? Ikaw ba yung tinutukoy ni Doc Yumul sa sulat niya? Na scammer? Diyan tayo magkakaalaman. Deal with me. Tapos saka natin itopic yung dapat itopic. Magbato ka ng topic sa'yo, magbabato ko ng topic sa'yo. Hindi yung ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Yaw-yaw ka ng yaw-yaw dyan, istorya ka ng istorya sa social media, delay ka naman tama. Pag sure. Nag-storya ka nga sa harapan ng mga Pilipino, magpapaawa ka, maglabas-labas ka ng alindog mo, day. Tapos, delay ka naman pala totoo sa sinasabi mo. Diba? Para ka ng langgam na nagalipad sa ere, tas wala kang babagsakan. Diyos mio. Dakdak ka ng dakdak. Tapos magpaawa ka. Lagi yung pasabihin niyo, sa Ginoo, ganito, ganyan. Lagi kang magsalita na hilingin sa Ginoo na ganito. Ay nako, day!
Dili ka mag-succeed sa mga ginagawa mong black propaganda sa gobyerno. Dili ka mag-succeed dyan. Nako na Lori Chen. Ako lang ah. Hindi ko talaga siya ka-level. Maliit lang naman ako eh. Malaki siya eh. Sobrang taas lang sa tingin niya sa sarili niya. Ito ang ginagawa niya. Itong vlog ko, this is for me para dun sa sinasabi niya na yun. Unang-una sa lahat, nagpapaawa kasi to na sinabi ko parang pinalalabas sa vlog niya na ipatutumba daw siya. Wala dong words na itutumba siya. Never na nabanggit na itutumba siya. Ang nabanggit doon, mga kababayan ko, is takot siyang umuwi ng Pilipinas at hindi makauwi. Ayan ang pinalalabas niya eh. Kaya pala yung mga supporter niya, nagdagsaan sa akin. Nagpuntahan sa akin. Ang nangyari, pinagmumura ako ng pinagmumura kanina. Ito pala yung dahilan. Nyemas. Grabe. I challenge you, Dai. Magdebate tayo sa online. Pag-usapan natin yung mga sinasabi mo with receipt. Bago ka mag-story, ha? Bago ka mag-paliwanag na you always say, palangga. Kamag-alala, magdala ako ng planggana pag nagharap-harap tayo dito sa social media.